Good morning mga kasikad! Ito na yung simula ng ating paglalakbay gamit ng nag-iisa kong bisikleta mga kasikad. Ito mga kasikad. Gamit natin ay Merida. Nabili ko to mga kasikad last December. So hindi pa ako isang taon magsisikad. Kaya ngayong araw na ito mga kasikat, nagplano akong magsisikat papuntang Ubon Rasatani, isang lugar dito sa Thailand, since dito kami nag-work mga kasikat. Yung Ubon Rasatani mga kasikat ay malayo-layo rin galing dito. Dito sa sisakit, dito sa pinagtrabahoan namin sa ng asawa ko. Mahigit isang daang kilometro mga kasikat. Kaya prepare talaga ako kung anong pwede kong dadalhin. Kaya nag-set up din ako ng isang maliit na bag mga kasikat na may laman na spare parts and interior mga kasikad para pag ma-flat yung ligid ko mga kasikad ay may magamit ako. Kaya ito na mga kasikad yung na-set up ko kagabi. Ito lang muna yung gamitin ko mga kasikad kasi nawala yung nabili ko dati. At saka yung kamera na gamitin natin mga kasikad, ito muna na yung gagamitin ko mga kasikad kasi wala pa akong maliit plano pa akong magbili. Kaya ito muna mga kasikad yung compact na kamera mga kasikad, SX, Canon mga kasikad, SX40. Matagal na itong nabili ko mga kasikad, about 13 years already. But hanggang ngayon ay matibay pa rin mga kasikad kaya ito yung plano ko na gamitin muna. Mabigat-bigat mga kasikad pero sige lang kasi hintay muna tayo ng budget. Ito yung light ko mga kasikad. At saka yung rear na light ko mga kasikad para sakaling may mga sasakyan hindi ako delikado mga kasikad. Yung time ngayon ay 5. Siguro makarating tayo doon sa Ubon mga kasikad about 3 hours siguro, 2 hours mga kasikad. Tingnan lang natin mga kasikad ha. At saka ako lang mag-iisa ngayon mga kasikad kasi yung mga kasamahan ko hindi naman talaga plano namin. Magsimula tayong magsikad dito bayan ng Sisakit. Isang bayan na pinagtrabahoan namin. Hindi ito city. Isang town lang mga kasikad. At sakop ito ng Sisakit. Pero yung lakbay natin mga kasikad ay dadaan tayo ng sentro sa Sisakit. Sisakit City. Papuntang Ubon. At saka pagdating sa Ubon mga kasikad, doon naman ako doon naman ako dadaan sa Kangnay mga kasikad. Parang umikot lang ako mga kasikad kasi dito sa Thailand ang daming daanan mga kasikad kaya walang problema sa ito na tayo mga kasikad. Simula na ako magsisikad papuntang Ubon mga kasikad kaya ito na yung daanan papuntang Sisakit. Itong daanan na ito ay pwede itong didiretso sa Bangkok and sa Konkan mga kasikad. Aya, ito parang na-enjoy ko na yung pagsisikad ko kahit ako lang mag-isa mga kasikad. Aya, see you mga kasikad sa Sisakit. About 30 kilometers mga kasikad dito yung galing dito yung Sisakit mga kasikad. Kaya baka
1 hour siguro yung biyahe ko papunta doon. Kasikat yung daanan natin, bagong-bago mga kasikat. Bago lang na widening mga kasikat. Malapit lang din dito sa bayan ng tinabuhan namin mga kasikat. Yeah. Ang ganda-ganda ng daanan mga kasikat. Punta na ako ng sisakit mga kasikat. 30 kilometers from here mga kasikat yung sentro ng sisakit. Doon ako mag doon ako dadaan mga kasikat. Sa layo-layo yung masisikaran natin. Kaya train lang tayo mga kasikat. Ito yung farm nila dito mga kasikat. Halos mga rice mga kasikat. Mga rice field dito mga kasikat. Ngayong buwan na ito walang masyadong kasi dito sa lugar namin mga kasikat onion yung mga tinanim dito nila pag walang rice kasi yung rice dito mga kasikat isang bisis lang sila mag-trapping sa isang taon mga kasikat kaya pag hindi sila mag walang rice mga kasikat yung itanim nila dito halos dito ay mga onion mga kasikat mga red onion yung maliliit mga kasikat pero mas mabang mga kasikat ito yung place namin yung chumnoy mga kasikat yung chumnoy sisakit ayan para na mga kasikat punta na tayo ng ulo mga kasikat tingnan natin kung ilang oras yung takbo natin mga kasikat kasi ako lang din mag-iisa kaya medyo mga kasikat enjoy lang sikat lang tayo ng sikat at least ma-enjoy tayo sikat kasi sabi ng iba ang sarap ng mag-bike sikat. Okay. Ito yung first traffic light natin na madadaanan mga kasikat kung didiritso ka dito papunta yan ng Bangkok or Konkan mga kasikat or Chiang Mai pag mag kaliwa ka naman pakuwang yan Payasotot pero dito tayo nadaan sa kaliwa mga kasikat ito yung daanan natin papuntang sisakit mga kasikat kaya kita tayo doon mga kasikat. Bridge na madadaanan natin mga kasikat kung pupunta tayo ng sisakit at itong ilog na ito mga kasikat ay papunta ito ng Ubon at saka dito na yan ng Lao mga kasikat kasi yung Lao ay malapit lang dito kasikat sa Ubon na sa Tani kaya din dyan sa baba mga kasikat pwede ka kumain dyan may ano dyan may floating restaurant dyan punta yan doon sa ano sa Ubon na sa Tani mga kasikat kaya tayo dito tayo doon sa sakit mga kasikat baka mga ano na lang mga kasikat 20 km mga kasikat galing dito kaya farm nila mga kasikat, mga rice field yan mga kasikat talagang malapad yung rice field dito mga kasikat, ito lang yung number one na source of income nila dito sa Thailand mga kasikat kaya talagang punta sila dito sa rice mga kasikat kahit isang business lang sila mag ano kasikat mag kahit isang business lang sila mag harvest sa isang taon pero ang laki kasi mga kasikat
kaya ang dami nilang ma-produce ng rice. Kaya pinansagan sila ng number one producer around the world, Mexico. Kaya ito, ganda yung mga rice nila ngayon, mga kasikat, kasi hindi masyadong maulan, mga kasikat. Ano lang, kasi pag sobrang ulan, minsan pag kasikat, minsan may taon, mga kasikat, may ilang taon, mga kasikat, na ano, na lubok ng baha, mga kasikat, kaya wala silang maani. Saka kung sobrang namang liit ng ulan, mga kasikat, yung rice nila mamamatay din, mga kasikat, kasi doon lang sila nagsalig sa ulan, mga kasikat. Yan lang ang nagdepend lang sila sa ulan, mga kasikat. Kaya tayo, tara na, mga kasikat, sikat lang tayo ng sikat hanggang umabot tayo ng tutunguhan natin, mga kasikat. Sikat mag bike ng mag-isa, kasi kung gusto mong huminto, pwede. Usually mga kasikat, marami kami mag-ano, kasikat, ang dami kong kasama, mga kasikat, mga Thai, mga kasikat, kaya, pero ngayon ako lang mag-isa, kasi ako lang kasi yung nagplano, mga kasikat, na pupunta ng Ubon. Kaya hindi ko na sila ito yung ano, man-made lake to, mga kasikat. Kadalasan kasi dito, mga kasikat, man-made ito. Hindi ito natural, mga kasikat. Hindi gaya sa atin, talagang ano talaga, hindi tao ang naggawa, pero dito, mga kasikat, halos mga lake dito, mga kasikat, gawa ng tao. Kasi dito kasi, mga kasikat, pag hindi sila magawa ng malaking lake, malubog sila sa pamang kasikat. Kasi pag mag-ulan dito, yung ulan, walang mapuntahan, stagnant yung ulan, mga kasikat. Kaya talagang pag lakas ng ulan, talagang tumaas yung ulan, mag-flooding sila dito, mga kasikat. Kaya delikado din. Sige na, kasikat, mamaya naman tayo mag-usap ng pinto, kasi talagang na-enjoy ko yung pagsisikat ngayon. May kasamahan ako. Ikan eh. Tayo din siya kasikat. Kaya medyo may kasamahan ako ngayon. Wait din siya sa ano, sa sisakit, mga kasikat. Kaya tara na. Let's enjoy, mga kasikat. Tingnan mo yung kasama ko ngayon, mga kasikat. Nakahabol siya sa akin. Uuwi daw siya sa bahay nila. Kaya may kasama ako ngayon, pero hanggang sisakit lang siya, mga kasikat. Pero at least may kasama ako doon. Mga 8 kilometers lang, mga kasikat, yung sisakit. Kaya malapit na tayong makarating sa sisakit. Kaya tara na, mga kasikat. Kita tayo doon, mga kasikat. Saya-saya. Nandito na tayo sa sisakit, mga kasikat. Anahan nito, may traffic light. Kung pa kanan ka, pa Bangkok yan, masuwin. Kung pa kaliwa ka, street na yan, papuntang Ubon, mga kasikat. Kaya talagang amaze sa pagsisikat, mga kasikat. Kasi ang dami mong makita, at saka talagang na-inspire ka palagi pagsisikat, lalo na pag may mga goal ka na marating, mga kasikat. Ito na yung traffic light, mga kasikat. Yung
kasama ko kasi kan sa likod. Dito na din siya. Tama mga kasikat, kasi malapit lang yung bahay niya dito. Kaya ako, tutuloy na lang ako din sa maglalakbay mag-isa. Ayun mga kasikat, ito yung sisakit mga kasikat. Siyudad ng sisakit. Kaya papasok na tayo sa siyudad mga kasikat. At saka, hinto muna ako dito sa gas station kasi mag si Armuna ko. Dito magsikat yung 7-Eleven. Ito kadalasan kami magsambay, magsikat pag mag cycling kami sa kasamahan ko, mga kasamahan ko. Ay Hong Nam kon. Kapo. Mga kasikat, ito yung provincial hall nila mga kasikat dito sa sisakit mga kasikat. Pag may mga festival nila mga kasikat dito sila. Maraming puno ito ng mga maninilinda mga kasikat. Kaya ito yung pinakasentro nila sa sisakit mga kasikat. Yung traffic light, may daanan dito sa kagaya mga kasikat, yung malaki na daanan. Dito lang ako dumaan kasi para mabilis akong makalabas sa dito sa city mga kasikat. Buti ngayon kasi hindi masyadong traffic mga kasikat kaya maganda. Kasi pag working hours mga kasikat, puno ito ng sasakyan mga kasikat. Alas hindi ka makatakbo ng mabilis mga kasikat. Sarap talaga mag-cycling pag maaga mga kasikat. Sira yung ano ko ah. Sira yung ito yung one of the biggest university in this province mga kasikat. Ratchapat University mga kasikat dito. Yung Ratchapat is a private university mga kasikat. Marami din silang branch dito sa Thailand. Yeah, isa siya sa popular na school university dito sa Thailand mga kasikat. Medyo natatagalan tayo sa lalap makalabas dito sa siyudad mga kasikat kasi na bumigay yung tripod ko mga kasikat kaya inayos ko pa. Yeah, ngayon simula naman ako sumisikat. Yeah. So tayo mamaya mga kasikat nakaka sila ano, mga kasikat isang building ko. So, nilagay ko lang kasi dito pag ano tapos kong gamitin to yung ganyan i-open ko lang to tapos ilagay ko sa loob mga kasikat. Malapit na tayong makalabas dito mga kasikat. Dito kasi ako dumaan sa ano kasikat sa shortcut para hindi masyadong matagalan tayo sa ano sa sentro. Malapit na tayong makalabas sa malaking daanan mga kasikat.
dito na. Kalabas na tayo ka. Agad. Kalabas na tayo doon sa ano. Pinagdaanan ko na maliit na daan. Agad kasi yung mga kapitan. Dito na. Dito ito papuntang. Papuntang Ubon mga kasikat. At doon naman pabalik na si sakit mga kasikat. Yan ang daanan mga kasikat. Ito yung test ko mga kasikat at saka yung macro kasikat. Yan isa ito sa malaking bilihan nila ng mga pagkain at saka kahit ano na mga kasikat doon sa kabila naman yung mga kahit ano na din mga kasikat. Kaya tutuloy na tayo mga kasikat kasi simula pa lang natin na papuntang Ubon papuntang itong ating okay. Munti ka kong nakagat. Mga 60 kilometers ang Ubon mga kasikat galing dito sa Sisakit. Kaya medyo matagal-tagalan pa tayo dito doon makarating. Saka siguro dadaan muna ako sa 7 limit kasi nagutom din ako. Kaya kain ako ng kunti para makasurvive tayo sa lakbay natin. Sige mga kasikat, hanggang doon sa 7 limit tayo magkita ng Sisakit. Lapit na tayo sa mga kasikat. 7-Eleven. Pinto muna ako dyan kasi bibili ako ng kunti. Itong daanan dito mga kasikat, isa ito sa daanan papuntang Ubon mga kasikat, pero kung gusto kang mag kasikat, pupunta ng Ubon, marami kang pwedeng daanan doon sa kabila yung national highway talaga mga kasikat, malaki din doon at saka dito, provincial highway ito mga kasikat. Saka doon din malapit sa kasikat sa bahay ko sa pinagtrabaho namin may daanan din doon, pero umikot talaga ako mga kasikat para makita natin yung place dito din sa Sisakit mga kasikat. Kaya nandito na ako malapit sa ito yung PTT na gas station mga kasikat. Lahat ng mga PTT dito mga kasikat may mga 7-Eleven. Kaya ito yung pinaka-popular na gas station dito sa Thailand mga kasikat. Kaya dito na ako mga kasikat sa 7-Eleven. Nagutom din pag magsikat talaga palagi. Hindi. Sabi. Saka, ha? Sabi ka. Sagod. Trap natin yung sikat kasi kasupay sa 7-Eleven. Hindi natin makain ito mga sikat. Ito yung coffee nila. Pwede tayo makakuha ng coffee dito mainit sa malamig. So mga noodles. Daming pagkain dito pwede namang kainin. Dali dito eat na kasikat. Ano ba itong maganda nating kainin? Chocolate na lang siguro. Doon na lang ako kakain sa Ubon mga kasikat. So, may sister kasi ako doon. Kaya pwede ako tutuloy din doon sa bahay nila. Ano muna? Saan ba yung mga chocolate dito? Hanapin ko muna yung chocolate dito mga kasikat ha. Para pang resistensya lang mga kasikat. Ito na lang. Mas maganda siguro to. Ito mga kasikat, ang mga kasikat.
Walang pang... Survive lang ito mga krikad. Kain muna ako ng tinapay siguro isa. Tinapay dito. Ito na yung napili ko mga kasikat. Tinapay at saka yung kulit ng kasikat. So, tingnan natin ito. Tingnan natin kung masarap ba ito. Sarap. Corn kasi siya. Bumalik ako kasi kad kasi bili mo na ako ng mainom. Parang langga na may mainom na ano masikad. Sweet drinks. Ito siguro yung maganda ang kasi kad. Ito yata ang maganda makasikad. Blackberry, black currant. Maganda ito makasikad. Sarap. Labas na tayo mga kasikad. Papunta na tayo ng ubon mga kasikad. Ito na yung last na hinto ko. Hinto na lang tayo after 60 kilometers mga kasikad. Kasi parang matagal na tayo at mga kasikad ah. So tara na mga kasikad. See you in ubon mga kasikad. Kasi para hindi masyadong mainit mga kasikad. Medyo mainit-init na mga kasikat kasi nabutan tayo ng tagal-tagal kasi lagi tayong nag-minto nung before nung doon sa sisakit kaya ngayon mga kasikat 60 kilometers tong nung takbo natin straight na to hindi na tayo mag-ano hindi na tayo maghinto para hindi tayo mabutan ng sobrang init mga kaigan. Tsaka dito sa Thailand mga kasikad, mas malaki-laki talaga yung daanan dito. Kasi yung daanan ng motorcycle at saka yung bike mga kasikad, dito lang sa gilid. Kaya talagang medyo less dangerous yung mga kasikad. Kaya hindi tayo masyadong mag-alala dito sa mga kahit yung mga sasakyan dito mabilis.
tatakbo. Pero at least may daanan tayo dito sa ano, sa gilid. Kaya sikat lang ako ng sikat, mga kigan, hanggang maabot tayo dun sa ano, dun sa ubod sa Tani. Malapit na tayo, mga 40 na lang, 40 kilometro mga kasikat. Kaya sabayan nyo ako, mga kasikat, ha, para hindi ako mapagod. Pasok na tayo sa isang bayan ng Sisakit, mga kasikat. Ito yung last na bayan ng Sisakit. At sunod nito, mga kasikat, ito, yun na yung Ubunda sa Tani. About 35 kilometro na lang, mga kasikat. Marating na natin yung Ubon. Kaya tuloy lang tayo ng sikat, mga kasikat, kasi para marating talaga natin. Kahit pagod na, pero okay pa rin, mga kasikat. May ano pa, may extra pa. Kaya tara na, mga kasikat. Ito yung bayan ng Cantararo, mga kasikat. Malaki-laki din na bayan, mga kasikat. Mga ano na lang, kasikat, 20 kilometers. Pasok na tayo sa ano, yung Skyway. Kasi sa baba may railway kasi dyan, kaya nilagyan nila ng ano, daanan sa taas para hindi ma-traffic, mga kaigan. Kaya ako dito na lang ako dadaan sa ano, dito na ako dadaan sa baba. Kasi delikado masyado dun sa ano, walang daanan ng sasakyan, bike. Dito na lang. Ano ba to? First time ko dumaan dito sa baba, mga kasikat, kasi pag pumunta kasi kami ng ano, Ubon, doon kami dumadaan sa ano, Skyway. Dati wala pa to nung mga 3 years ago, wala pa tong ano, Skyway. Kasi ano pa, pag may train dadaan, hintay na lang yung mga sasakyan, kaya medyo ma-traffic pag ano, pag may train dadaan, hindi tuloy-tuloy yung takbo ng mga sasakyan. Yan na yung ano, mga kasikat, yung nilagay nilang ano, ang Skyway, para yung daloy ng takbo. Yan, dito na muna ako, mga kasikat. Hanggang doon na naman sa ano, sa unahan. Init na, sobrang init. Siguro taas-taas na yung ano, hindi ko alam anong oras na to. Mga 9 o'clock na siguro. Kaya pa to. Balik pa na to eh. But siguro round trip ko, mga 200 kilometro, mga kasikat. Kaya practice muna ako kasi balak akong pumunta ng ano, Bangkok, bike. 600 kilometro yun eh. Kaya pag disan ko muna mag-practice para makayanan ko yung Bangkok. Konting gimbot na lang, mga kasikat. Malapit na yung darating at may na abutan akong nagbabike din, mga kasikat. Ito rin ay siguro taga Sisakit, mga kasikat. Kaya nabutan ko. Parang mga 5 kilometers na lang, kaya kita-kita tayo doon sa Ubon at sa Tani, mga kasikat. Kasikat, nandito na tayo sa Ubon. Itong traffic light, unahan na lang, Ubon na siya, mga kasikat. Kaya pinto muna ako kasi traffic light. Mga kasikat, last
rin natin yung 100 kilometers. So, maya-maya magpahinga muna ako ng sandali na kasikat. Kain muna ako doon sa aking sister nandyan sa unahan. Kasi para magkaroon naman tayo ng lakas. Tapos, balik naman ako pa uwi mga kasikat. Another 100 kilometers pero doon na ako dadaan sa kabilang way mga kasikat kasi marami kasing daanan dito eh. Kaya doon na ako magdadaan. Ito yung ilog mga kasikat na sinabi ko kanina na papunta ng Ubon. Ito na yun. At saka doon yun galing. Tapos papunta doon mga kasikat. Papunta doon. Yun ang papuntang Lao mga kasikat. Sa unahan, sa Lao na yan mga kasikat. Kaya magka-dikit lang yung Lao dito mga kasikat. Kaya dito muna lang muna ako kasikat. Hanggang mamaya ako kasikat. Kasikat muna ako para narating na tayo ng gustuhan. Ito pala yung city hall nila kasikat. Medyo renovate pa sila. At ito yung park ng Ubon de Satani. Dito kadalasan naglalaro ang mga basketball players sa dyan. May mga basketball dito na yun yung bahay ng kapatid ko nandiyan sa likod. Yung may makita mo yung malaking crane. Yan. Dyan sa ubos niyan. Yan yung bahay ng kapatid ko. Kaya punta na tayo doon mga kasikat. Sa wakas mga kasikat, dumating na tayo sa bahay ng sister ko. Dito na yung bahay niya. Yung isa. Dito mga kasikat. Yung last na makapahinga na tayo. Okay. Pagod. Pagod sikat. Dito na tayo. Basta mo muna. Pasar ko muna yung bike natin kasi kapagod. Kisabat. Dito na yung dito na kasikat yung mga yung brother yung bumangkin ko. Ito maganda. At saka yung brother-in-law ko, yung sister ko. Kasikat. Sa wakas, dumating na tayo. Natapos natin yung 100 kilometro natin. Kaya success. Maya-maya, balik naman ako doon sa yung Sumnoy. Mga 100 kilometers naman. So, pahinga muna ako kasikat kasi para makakain din ako dito. Sige, mamaya naman kasikat. Dito naman tayo. Parang na-delay kami sa pag-uwi kasi sumama yung ko rin, brother-in-law ko. Kaya pauwi na kami kasikat, papuntang pabalik sa si Sakit. Samahan nyo kami kasikat sa aming paglalakbay papuntang bahay, papuntang si Sakit. Sige, tara! Tayo na.